kita. Kita, 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 kita. 13 to 14, nag-abroad na ako, $200 lang sahod. Nag-abroad? Oh. Saan, ano trabaho? Vietnam dancer. Dating akong pokpok. Seryoso? Oh. Saan kayo dati? Pako, batang Pako. Oh, kaya batang nga, Manila pala to. Kaya nga gangster. Eh, ba't ayaw niyo bumalik ngayon sa Manila? Ayaw, putang yun, sumpakan doon, harapan. Nandito kami ngayon sa bahay ni Mami Gangster at syempre kasi pinunta ko sila dahil sa masipag ban. Pero gusto ko lang kasi malaman ano ba sila Bon at si Mami Gangster. Yung hindi bilang vlogger, yung araw-araw na ginagawa at saan ba talaga sila nagmula at ano yung mga pinanggalingan nila. So syempre bago namin yung gawin, kakain na muna kami po nito Kuya Bon. At magdalasan muna tayo. Syempre kailangan muna natin magdasal bago tayo kumain. So lead the prayer. Okay. Bon. Ama, maraming salamat po sa biyayang yung binigay sa amin ngayong araw na to. Magbigay po na ito ng lakas at talino sa amin. Bigyan niyo po kami ng malakas na pangangatawan at matinong pag-iisip para po sa araw na ito. Maraming salamat po sa biyaya. Lahat po ng ito ay hinihiling namin at nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Dahil namin sa kapagligtas. Amen. So yun, kain na tayo. So syempre, habang gano'n tayo, Mami Gangster ka muna. Mami Gangster, syempre, tatanong ko sa inyo, Bon tsa Mami Gangster, sino ba talaga ang unang nakaisip ng idea na mag-vlog kayo? Ikaw, sino unang nakaisip? Ako. 2015, kasabay ako sila kong TV, sila... Anong year? 2015. Oo, oh, hindi maraming din nakakaalam nun, malamang. Marami. Oh, oh. Sila Yaya Dab, Yaya Jobert, yan yung mga kasabayan ko noon. Dab Smash pa. Ah, 2015. Hindi pa uso TikTok. Hindi pa uso TikTok. Hindi pa uso ang content sa FB. YouTube lang, YouTube, tsaka Vines. Dab Smash Vines, yan yung mga uso noon. So, ikaw lang yun o kasama na si... Ako pa lang. Noong na-realize ko na sabi ko pwede pala, nung meron ako napatrend na gumawa ako ng mashup. Sino ka mashup ako? Ako, tsaka yung panganay kong anak, kumakanta ako nun. Tangina na, accidentally, yung kanta ko, hindi ko planong i-mashup, pero naiba ko yung kanta. Ah, na-mash, biglaan lang na parang... Oo, ngayon nag-trending yun. Hmm. Nag-trending parang kalahating milyon. Kalahating milyon na views noong time na yun. Doon ako nagsimula, sabi ko. Sige, tapos. Pwede pala ako mag-vlog. Doon na nagsimula. 2000 ano yun? 2015. Online seller ako niyan. Ang mga panahon niyan, wala akong ginawa. Kundi benta ng mga ano. Saan ka nagtatrabaho niyan? Call center. 14 years ako sa call center bago ako nag-resign. 17 years old ako, nagtatrabaho na ako. 17 years old? Oo. Nagtatrabaho ka na? Anong unang mong trabaho, Bon? Sa SM ako. Yung pag-unang bukas ng SM Palapala, yun yung una kong trabaho. SM Palapala sa Dasma? Oo, pioneer ako dyan. Ah, anong trabaho mo doon? Dicer? Ako, hindi. Sa ano ako? Sa customer service. Ah, gusto. Ano yun? Hindi ka nag-aaral noon? Abang nag-aaral. Ah, abang nag-aaral. Oh. Masipag mo pala talaga. Oo, oh, kaya bagay ako sa masipag ban eh. Ah, sakto. Okay, mas masipag ako sa'yo. Oh, ito, 14 years old. Ano? 13 to 14. Oh, 13 to 14, nag-trap. Nag-pok-pok na kagad ako na ano. Nag-Vietnam. Hindi mo na isa-isa lang. Sino mo yung natatanungin natin? Mukhang maraming kwento si Mami Gangster eh. Oh. So, 2015, nagbablog ka na. Yeah. Nagsimula ka. Kailan naman pumasok sa... hindi, bukod doon, marami ka pang ginagawa. Sabi mo, parang nasa sports ka, di ba? Mga activity like... Duwatlit. Duwatlit. Ibig sabihin noon, nagbabike, tsaka nagra-run. Hmm. Run. Ano year yan? Mga ano to, mga 2018. Nagsimula. Mga ito, sarap. 2018. So, after mo mag 2015 mag-vlog, hindi ka nag-dire-diretso noon na nag-vlog? O dire-diretso ka na nagko-content? Hindi, kasi nagtatrabaho eh. Tsaka hindi pa kasi malakas talaga FB noon, YouTube hindi pa lang. Hindi ko rin alam na may kinikita ko. Oo, yung monetization, wala pa. Oo. Alam yan. So, kailan talaga nagsimula yung Mami, ay Bon and Mami yung Gangster? Yung tandem na namin. Oo. Nagsimula yan, 2018. Pero ayaw niya pa. And then 2019. Ayaw niya kasi ang prinsipyo kasi ng Mami, gusto niya kapag kumaskas ang swelas ng sapatos niya, kailangan bayad. Para akong taxi driver. May metro. Metro. Oh. Oh. So ngayon, di sabi ko, ayaw niya. Di ang content ko nun, mga monolog. Solo-solo ka lang? Solo-solo. Monolog lang ako. Parang mga motivational. Mm.
Oh, ganun. Ang views ko nun, tsamba na maka 10K eh. Ngayon, oo, pag nisan kasi, pag mga ganun, mas pinaparod nila puro kalokohan eh. Kalokohan. Totoo yun. So ngayon, na-realize ko, sabi ko magandang, ano na, para maganda i-content yung mami ko. Kasi yung banding namin, sa totoong buhay, makulit. Oo, ganun din. Oo, para talaga kami mag-tropa. Oo, sabi ko, parang ano ah, di ngayon, ini-invite ko siya, ayaw. Dahil nga, kailangan may bayad. Bayad. O, so ngayon, parang sinasabi ni Bon, mukha kang pera na eh. Ay, oo, totoo yan. Totoo. O, sige. O, tapos. Iniisip ko, sabi ko, teka, total, ano eh, nagtatrabaho ako, call center, medyo okay man. Binibigyan ko siya 500, mag-vlog lang kami. May bayad talaga, pay bayad. Bayag siya ng maliit pang maintenance. Pabili niya ng maintenance niya. Pabili niya yung maintenance niya, Yossi. Unang collab namin, umakyat ako ng mga 50K. 50K bis agad? So sabi ko, bago yun. Kasi 10K na. Pero hindi ko alam na vlog na yun. Ah, kumbaga, parang binibidyoan mo lang siya. Ayaw niya eh. Oo. Hindi pa nagtuloy-tuloy yun. Monolog pa. Anong year yan? Anong year yan? Yung 2000? 2020. Hindi, 19 yun, May. Yung 2019. Na niyayayaan na kita. Ayun o. Pinagbalat pa tayo ni Mami Gangster. Hindi ngayon. Sabi ko, May, nakita ko ngayon yung mga iniidolo natin sa ano social media. Sila kong TV, ganyan. Sabi ko, May, tignan mo to. Yung mayaman na. Sabi niya, bakit? Sa pagbablog. Sina? Kong TV. Napalitan na yung motor niya. Dati kasi motor ni Kong TV noon, karag-karag eh. Oo, oh, karag-karag kasama niya si B. Diba? Tama na, Mami Gangster, kumain ka na. Kani, ito, batayin mo to. Ano po? Hindi, sige po. Imay kita. Hindi, huwag na po. So talaga, marami talaga may idol kay Kong. Totoo yun. Marami talaga mga vlogger na nagsimula kay Kong. Tinitingnan nila si Kong, sana maging si Kong tayo. Oo, oh, ganun. Diba? Na hindi kailangan ng issue. Hindi kailangan. Alam mo kasi maganda kay Kong, hindi niya kailangan ng mga issue eh. Para sumikat, hindi. Oo. Walang mga bad vibes. Wala. Yun yung sinundan naming yapak. Oo. Kaya marami mga vlogger nag-invite sa amin ng collab. Pero pag binasa ko yung content nila, may issue eh. Yun yung content nila eh. Kundi man issue, sexual, mga ganon. Oh. Eh sabi ko, hindi bagay sa content namin to. Pang ano lang kami. Pang wholesome. Although may mga kunting murahan, pero kasi pero patawa. Patawa. Kumbaga, ano siya, parang adlib-adlib na lang din, di ba? Tsaka tanga na, yung mura naman. Kahit nga ako, nagmumura na ako sa vlog ko kasi natural na tao tayo eh. Hindi, kasi syempre, natatakot tayo sa ano eh. Sa demonetization. Pinatikim lang kita ng mura eh. Pero di ba, yung mga mura, natural naman talaga yun eh, di ba? Although, wag natin sana sa mga bata, wag natin i-normalize. Kasi syempre, meron tayong mga batang viewers, di ba? Mami Gangster, tama na kumain ka na! So, ganun talaga yan. So, ganun yung content, di ba? Inisip mo yung nag, Mami, ganito ka, kailangan magmumura ka sa FB. Hindi. Natural talaga. Ayaw magpamura eh. Kasi ayaw niya akong pagmurahin. Siyempre, ang unang iisipin mo doon, pag nagmura ang isang matanda, may viewers na bata. Tama. Diba? Yun yung iniisip ko. Kaya lang, kakamura niya ng kakamura, yun yung tumatak sa tao. Yun yung tumatak eh. Mm. Sabi ko, may bawasan mo na lang. Huwag mo nang lutungan. Sabi niya, huwag ka nagmumura. Putangin mo ikaw na lang mag-vlog. Gusto niya talaga natural. Ngayon, yung mura niya, sabi ko, imbis na tangina mo, sabi ko sa kanya, gawin mo tangina mo. Pinapabago ko. Tapos yung mga malalala na yung ulol, mga ganon. Sabi ko, wag yun, May, masyado ng malala. Pinapabago ko sa kanya. The rest nun, ganun na yung nangyari. Yun na yung nangyari. Kumbaga, kinagat na ng tao yung tandem namin. Nagtuloy-tuloy na. Ngayon, 7 months na nagre-reklamo. 7 months na tayo nagtatrabaho. Wala pa rin tayong sinusweldo dyan. Ah, wala ka pa sinusweldo? Ang hindi niya alam... Sinusweldo ka na? Hindi. Ang hindi niya alam, naipo na yung sweldo namin, hindi ma-release ni... YouTube. Ni FB. AdSense. Hindi ma-release ng FB kasi meron kaming kulang na requirement. Kaya hindi ko pa alam. Kasi wala naman akong... Wala tayo idea. Wala naman nagturo sa akin nun eh. Oo, pares tayo. Ako lang mismo kumapa kung paano ko ba makukuha yung sweldo namin. So 7 months. Unang 7 months yun. Pandemic yan. Pandemic. Pucha, di malaki-laki yan. Magkano yung 7 months na yun? Pwede ba natin malaman sa mga nanonood? Maliit lang yun. 190K, me. So ilang dollars yun? Di nasa mga 2,000. Ilang buwan? Ilang buwan? Kulang ko lang 4,000. Ilang buwan? 7. Ba't aliit lang? Eh, hindi naman 7 months yung ano namin eh. Yung start na monetize eh. Ah! 7 months yung... So yung mauna libre? Oo.
kumbaga 7 months kami nagba-vlog, siguro mga 3 months lang doon yung monetize na. Oo. So ganun pala nangyari. Ganun yung nangyari. Tapos, pero at least ngayon, okay na. Oo, ngayon, regular na. Yun na yung parang bread and butter na namin. Kaya inaalagaan namin, ayaw namin mag-collab ng mga toxic. Totoo. Kaya yan, diyan kami kumikita, tapos mawawala doon. May, although, kanya-kanya support yun eh, sa mga ganun, di ba? Wala tayong magawa, yun yung... Pero may mga tao kasi na ayaw ng ganun. Hindi, ang akin namin, hindi naman ako against sa kanila eh. Sabihin ng tao. Oo. No? Kasi may kanya-kanya tayong source para kumita eh. Oo. Yan yung way nila para kumita, so respeto tayo. Respeto talaga yun, oo. Pero yung nga, katulad nga sinabi mo, hindi para sa amin yun. You're not into it. Ako din, ganun din ako eh. Alam naman din na yun, pagka mga toksikan. Kasi sabihin, spreading tayo ng love eh. Spreading love, spreading humanity, mga ganun, pagmamahal sa tao. Tama. Tulong, kulitan. Kulitan. Diba? Ganun lang tayo. Kasi dati akong bastos eh. Content ko dati, bastos. Oo. Buti nga, diba, nagbago. Sabi ko nga sa'yo eh, kain pepe ka palang nasubaybayan na kita. Oo. Kaya ngayon, di ba? So ngayon, mapunta tayo kay Mami Gangster. Okay. Yeah. Mami Gangster, anong tunay mong pangalan? Angelita Vicente Paraiso. Wow, Paraiso ang apelido mo. Angelita Angelo. So ilang taon na si Mami Gangster? Pwede mo ba sabihin niya? Oo naman, di naman ako nagliliim. 71 na si Mami. 71? 1952 ako pinanganak. Kaya magaling pa mag-muscle control niya. Hello? Ang inituruan kita. Ano ba si Mami Gangster? Ano ba si Mami Gangster? Nung bata, ano yung... Ikaw, katulad nga sabi mo kanina, 14 years old ka pa lang. 13 to 14, nag-abroad na ako, $200 lang sahod. Nag-abroad? Oo. Oh. Saan, ano trabaho? Vietnam, dancer. Dating akong pokpok. Seryoso? Oo. Oh. 16 years ako diretso nag-abroad. Anong year ka unang pumunta sa Vietnam? 1967. Ilan taong ka ulit? 13 to 14, yan. 67 or 69. Ilan taong ka talaga, no? 13 to 14. 13 to 14. Nag-Vietnam ka na nun? Eh, ano sabi ng mama mo? Tsaka ng papa mo nun? Wala. Iwalay na. Broken family kami. Ah! So, kailangan. Ako na yung tatay dahil akong panganay. Paano ka nakapunta ng Vietnam? Ayun. Dance group. Meron kaming dance group. Hindi, so, dance... yung nagtatago kayo sa tanker. Oh, nag-apply. Ah, sa Vietnam para ang buhay. Hindi. Sa Pilipinas ka muna. Sabi mo, 14 years old. Dancer ka na. Nagka-dancer ka. Dancer. Sa Night Owl, merong yung dyan sa... Night Owl? Oo. Pucha. Ito yung... Ano para ma... Ano yung parang kabaret? Ganon? Night Owl TV yung gago. Gago pa tuloy. Hindi mo naman. Ano TV? Television. Dancer ako sa TV. Dancer din ako ng Showbiz with the Salvador. O tsaka akala ko ano, bar. Ang mga sinasayaw niya nung araw, FPJ. Erap. Si Erap hindi sumasayaw sa ibang DI, ako sa akin lang. Oo. Oh. Oh, ngayon may kontak pa kay Erap. Wala na, binato ko na yung cellphone ko. Binato ko na yung cellphone mo. So dati, dancer ka ng 14, tapos nagpunta ka ng Vietnam para talagang magtrabaho. Oo. Oh. So, $200 lang. 7 pesos ang palit ng dollar nun. So, magkano yun? So, parang 1-4. Ganun lang. 1,400. Pero malaki na kasi alaga dito kahit dati. Siguro yung 1-4 dati, mga magkano na yun? Mga 15,000? Ganun. Hindi ko lang. Kasi, ang mga gastos pa lang nun, sentimo, nagagastos pa natin nun eh. So, dun sa Vietnam ka, ilang taon ka sa Vietnam? Every contract ko, 6 months. As dancer yun? Wow. Dancer kami, may group, may banda, may senior. Tapos after 6 months, uwi ka. Another contract na naman. 6 months. Libang taon na dire-diretso pa ganun. 6 months. As in, sipin mo, ang bata mo nag-abroad as dancer. So talaga pinrovide mo yung sarili mo? Ay, oo. Doon na nga ako nagdalaga eh. Pag-abroad, doon na siya nagdalaga. Doon na siya nagdalaga. Walis ako, virgin pa ako. Tapos, sa Vietnam, doon nga na di-virginize. Hindi pa rin. Hindi, sinabugan ba naman ng mina eh. Putangin ng mina. Tinatanim sa ilalim ng lupa. Kasi usatan yung Vietnam War ata yung mga panahon. No, kainitan na. Kainitan yun. Kainitan mismo. Sa mga, ang tawag nito, yung kampo ng Amerikano kami. Oh. Tapos, doon ka nagpupunta? Oo, 3 shows a day kami.
Kaya 3 times din ang biyahe namin. Eroplano, sinok, helicopter, nakasakay pa ako si 130, walang upuan. Ah, pang militar. Militar talaga. Sumasayaw kayo sa mga militar? Sa club. Sa club? So ba customer nyo? Mga militar. Mga Amerikano. Totoo lahat. Yun na dati talaga. Kahit sa Pilipinas, di ba? Mga Olonga po. Dito sa base sa Cavite. Talagang entertainer talaga. Kalimitan yung mga kanok talaga. So, sabi mo, umalis ka ng Virgin dun. Oo. Eh, pagdating mo dun? Wasakiki ng tinda ko. Kailan unang nawasak? Anong taon? Katawanan. Anong taon nawasak? Hindi ko na matandaan. Hindi na matandaan. Hindi. 51 na yung aking panganay. Ah, hindi si Bon! Hindi. Pangatlo yan. Yung kausap mo kagapos sa Switzerland. Panganay. Yun, yung galing Switzerland, yun yung panganay. 51 ng panganay, so 21. Sa asawa mo na yun, Mami Gangster, di ba sa K-Papaw nyo na yun? Oo. Eh, bukod doon, siyempre, siya ba yung first boyfriend mo rin noong time na yun? Siya din? Blackmailed sa boyfriend. Ah, talagang trabaho lang talaga. So... Isipin mo, 16 years na abroad, hindi ako nagbo-boyfriend ng foreigner. Ah, talaga nagkatrabaho lang doon? Oo, wala ko ilig talaga ng foreigner at saka So, Pilipino talaga. So, saan mo naman nakilala yung tatay nila, Bon? Boss ko sa Vietnam. Ah, boss, magaling. Boss. Magaling talaga to. Magaling. Ay, boss ang sinota. Ano? Tatlo-tatlong portfolio ng dollar ang dala doon. Ah, ano? Magaling. Iba ka talaga. Oo, may... Ano ba yun? Rent a car dyan sa Baby Hotel. Yung mga... Oy, dati sa gilid ng Baby Hotel sa Baclaran. Concha Catalina. Yan pa yung mga Impala. Yan pa yung mga kotse noon eh. Oh, alam ko yun yung Baby... Sa Baby ba? Sa Mayroos Bolivar. Baby Oros Bolivar. Di ba? May malaking ano doon. May ka-rental eh. Oh, nakikita ko yung bata ko pag nagpupunta kami ng Baclaran. So, yun ang naging asawa mo. Mm-hmm. So, kinasal kayo? Hindi. Kinasal kami pero nasa Vietnam ako. Mm. Yung kapatid ko nagpinakasalan niya pag-uwi niya. Proxy. Pag-uwi niya. Pwede ba yun? Pagbalik niya ng Vietnam, mag-asawa na raw kami, pakidala-dala marriage contract. Pero pangalan niya. Pero pangalan. Ang kapatid ko pumirma. Ah, proxy lang. Pero may under the table daw siya nakita. Ah, binigyan yung kapatid mo. Hindi. Alin? Yung piskal. Ah, binayaran yung piskal para magpanggap na ikaw. So, bumalik ka na ng Pilipinas. Kailan ka talaga nag-stay na kayo dito? After ng Vietnam, hanggang kailan ba yung Vietnam era mo? Hindi lang Vietnam. Nag-Japan din ako 5 beses. As entertainer din? Oo, dancer din. Eh, kaya sanay talaga si Mami. Talagang nasano niya talaga yung magpasaya siya. Ng tao. At at same time, bayad siya. Bayad siya dapat. So, kailangan babayaran ito mamaya. Kundi mayayaran, mamumura tayo dito. At saka, Toyo, ano, pag umuwi ako, galing abroad, di ba, nag-susyo. Pag uwi, ballroom naman ng racket ko. Nagtuturo ka naman ng ballroom? Sa, ang taong to, Manila Polo Club. Ah, puro ba mayaman yun? Diyan ko partner yun. Si, sino yung may tabako na ano? Na presidente. Sera. Fidel Ramos. O, si Ramos. Yan, diyan ko naging partner din yung asawa ni Arroyo, si Mike Arroyo. Diyan sa Asuncion. Yung kumbitay. Oo. Diyan sa Asuncion. Unang-unang pagbitay sa Pilipinas. Ako rin ang unang-unang nakahatak nung peking kamay niya. Sabi niya, buti pa titi ko na si Judge Asuncion. Oo. So, ang dami mo nang nakasama pala. Lahat talaga ng matataas na tao. Oh, mga... Hindi nyo alam yan. Hindi nyo alam yan. Ito, malupit. Tinataguan niya. Sino ba tinataguan mo sa ERAP? Oo, sa ERAP. Pinapakidnap pa yan. Oh. Sa mga bodyguard, hahuntingin siya para lang kunin siya. Hindi kasi may ligas. Sa ERAP kasi, yung alam mo na, nagbo-ballroom ako, ang partner ko si Judge Asuncion. Pagka yung dinner time, lalabas ako, nasa casino kami nagbo-ballroom eh. Dito sa, yung United Nations. Sa UN, sa Manila, Manila Hotel, ano yan? Anong dati yan? UN, sa UN, anong hotel yun? Pinagtrabawan mo? Hindi. Manila Pavilion? Pavilion Hotel. Pavilion Hotel, yung malaki. Eh, gusto ko nag-iisla habang break time. Nagdi-dinner naman sila. So, tapos, sabi ni, bata nera, pinatatawag ka ni boss. Hindi, putang ina mo, naglalaro ako eh. Tumawag ang cellphone pa ni ganyan, binigay ni Erap sa akin yung mahaba. Yung may
Utang ina mo, puta ka dito. Sabi buti niya, hindi ka naging chicks ni Herap. Ay, hindi. Hindi kasi pumapatol sa, ano yun, sa mga sexy. Ganda-ganda ni mami nung. Oo, mag. At saka ako, hindi ako sumasayo ng hindi balon ang damit ko. So, gusto ko pag umikot ako, kita yung tanga ko. Yung ano ko, yung panty. Oo. Kaya nung minsan, nakalimutan ako mag-suit tanga. Nakatibak pala ako, kaya ngangin. Putang na, labas ang puwit ko. So, yung tapos niya, ano naman sumunod na kabanata? Pagkatapos na maging DI, naging entertainer ko sa Vietnam, sa Japan. Palitan niya, ba ganyan-ganyan. E di ang dami mong pera dati? Eh, one day millionaire lang naman ako. Ah. Gastador kasi ako eh. No, kaya... Tsaka siyempre, ako rin nagpaparal sa mga kapatid ko. Ah, so tinutulungan mo rin. Pero malakas ka kumita dati. Oo, eh pokpok kasi, nga eh. Kwento mo na ngayon yung pokpok, kung bakit ka tinawag. Ba't ka nang patamang pokpok? 3 years old pa lang ako. Ah, ang lola ko, kaibigan niyang matalik, si Don Palangka. Si Don Palangka, yung... may-ari ng La Tondeña. Oo. Parang lolo atay nila Bernard Palangka eh. Yung, kasi kaya maya, alam ko, ayun yun na yung artista. Oh, ngayon, ang lola ko kasi, Kastila eh. Dadalin niya ako doon sa ano, dalawa kami alaga, palaki ng lola. Yung isang pinsang ko, kakanta, pagdating sa akin, sasayaw. Iisasampan niya ako sa lamesa ni Palangka. Andiyan si Palangka. Sasabihin na ng lola ko, pok, 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 pok. Ngayon na, gumigiling na ako. So talagang, 3 years old pa lang ako, pok, pok na talaga ako. Kaya tinawag na pok, 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 pok. Dahil sa kanta. Oh, parang beat pa. Oh, hindi dahil literal na pokpok. Oh, kaya pokpok na ako 3 years. So talagang entertainer talaga si Mami Gangster. So, binuhay ko ang 6 na anak ko sa pagsasayaw lang. Wow, 6. Ang galing. Sa akin lang lumala yung pokpok. Na ano, kasi ginawa kong ano, content yun eh. O, yung scholar. Unang araw, 7 million. Scholar prank. Yung sabi ko, alam niyo yun, di ba? Yung... Kumbaga, kaya nag-a-apply ng scholar, kailangan maging mahirap yung dating namin. Sabi ko sa camera, di niya alam, wala siya idea. Yung nanay ko po, dati lang pong pokpok. Binakukan ako, lakas ako. Pangin naman, huwag yung pokpok. Tapos sabi ko, hindi, may kailangan mahirap tayo eh. Hindi, oo naman siya, pokpok. Pero napakaganda nung ano ah, nangyari sa'yo, mami, kasi, di ba? At young age, kasi yung mga panahon talaga niyan, wala naman internet, talaga nagtatrabaho lahat ng tao eh. Pag hindi ka nagtrabaho dati, wala kang gutom. Pira ka, ang nanay ko, eh. Nagki-catering. Nag-catering? Catering. Oo, naghahatid ng mga pagkain sa mga barbershop, mga club-club dyan sa United Nations. Yan. Taga saan kayo dati? Pako, batang Pako. Oh, kaya batang nga, Maynila pala to! Kaya nga gangster. Eh, ba't ayaw niyo bumalik ngayon sa Maynila? Ayaw, putang yun, sumpakan doon, harapan. Eh, hindi, ngayon, nagbago na doon. Nagbago na doon. Hindi, ayoko na. Nakita ko lahat yung mga chewing ko doon, mga biyak-biyak na mukha, taka artificial. Talagang OG. OG yan. OG talaga to ng Pako. Ay, SE side to, pre. Pako, malati to. Puro east side doon nandoon, puro tropa nandoon doon. Pag yan nung araw, pag yan nababastos, lusuban ng mga ano niya, pinsan, sundalo, Sputnik. Lahat, isang sakong granada eh. Agisa mo! Putang ina niya. Ganun talaga dahil. Ganun, natatakot kami kasi mga dumadating yung truck ng militar. Darating yun doon, oh, tapos isa lang sa kayo, tito ko lang. Tapos ang daming dalang mga kargada. Sino nabasto sa'yo dito? Doon yung araw. Kaya ngayon, kailan kayo nag, nag-settle down na sa lahat ng yan? Yung parang wala ka nang ginagawa sa buhay, bago ka mag-vlog, anong taon yan? Yung parang, kailangan ko na magpahinga. O hindi ka parang nagpapahinga? Wala. Luto na, diskarte niya. Ah, luto. Nagka-catering ka ba ngayon, mami? Nagka-catering siya dati? Hindi, pupunta siya sa mga kapatid niya. Tubig. Yun, magluluto niya, mga isang linggo siya ron, kapagluluto niya, may bayad siya. Ah. 700 a day, luto ko lang. So wala ka na ipon nung nag-entertainer ka, talaga? Wala. Ubus. Tinguwi ako, dala ko mga ulam, bibiling bigas, pambaon ng mga anak ko, iwan. Alis ulit ako. Ganyan ang buhay ko. Ang tanong ko naman sa yun, masaya ka naman sa nangyari sa lahat-lahat. Masaya ako, basta kasama ko mga anak ko. Ayok. May pinanghinayangan ka ba? Kung sakaling ibalik mo yung dati, meron ka bang gustong gawin? Wala. Wala kang pinanghinayangan? Wala. Wala kang gustong ibalik? Eh, yung sinasabing ipon. Hindi uso yun. Utang na mo, ipon ka, wala mang pagkain ng anak mo. Hindi, di ba? Oo, kumbang ipon, sobra lang. Pagsasobra lang talaga yung pera mo. Oh, tingnan mo yung bangko ko. 1,000 lang nilaman. Pero ngayon, yun sa story naman yung ni Daddy, si original Jaggy gangster. Oo. Di ba sabi nyo na wala na siya? Ilan taon siya nawala sa inyo? Ilan taon? Ay, 5 years na.
Ah, 5 years lang. Ah, kailan lang. Ah, kailan lang pala. Hindi lang. Akala ko matagal na talaga. Iba ako, Toyo. Bakit? Pag umayaw, yan ang ingatan nyo, putang ina nyo. Pag inayawan kayo ng asawa nyo. Iba. Hindi, baka iba naman yun. Hindi, iba rin ako talaga. Iba ka, oo. Hindi ako yung iwanan mo ako. Makikita mo ako, nasa sulok, iiyak. Ay, putang ina, hindi ako iiyak. Hindi, tsaka pinagtibay ka ng panahon, isipin mo. 13 years old. Oo, tinitsura pa lang, pinagtibay na ng panahon yan. Pa. Putang ina mo. Para sinasabi mo naman mukhang kahoy si Mami Gangster. Sabihin grabe naman talaga naman. To. Yun naman yung balat, parang nara. Oo, tinan mo. Ay, putang ina to ah. O, mahogan eh. Oo, diba? Gago. Pero diba, at least, ang daming na, kasi talaga dati, nung panahon talaga dati, walang internet eh. Wala ting. Pag hindi ka nagtrabaho ng literal na trabaho, wala. Ngayon kasi puta, may internet, ang dali na. Araw, radyo lang. Hindi ka makikita sa radyo eh. Oo, tsaka diba? Bira ang TV. Oo. Bira, pag may TV ka nung araw, mabigat-bigat ka na nun. Mm. So ngayon ay, ano naman ang may papay mo sa katulad ng mga bata? May mga possible pala. Kasi syempre, iba na yung era nyo eh. Iba na yung era natin. Iba na yung era natin eh. Iba na. Iba yung era mo. Batang babae o lalaki? In general, tingnan natin kung ano yung pwede natin pulutin. Kasi syempre tayo, hindi na applicable yung natutunan ni nanay eh. Oh, hindi na. Iba na siya applicable eh. Oo. Oh. Iba-iba na kasing era yun eh. Ngayon, yung era natin, yung pinapayo pa natin, pwede pa yung magamit ng mga bata ngayon. Pero pagdating ng panahon niya, pag tumanda na tayo ng katulad ni Mami Gangster, hindi na rin yung mag-applicable. Iba na yan. Kasi mag-iba na naman ang takbo ng buhay ngayon kasi puro social media, madali kumita sa internet, sa mga technology, online selling, ang dami na. So, yung entertainment, pwede pa rin naman ngayon. Pero di ba mas marami na talaga ngayon, iba na pamamaraan paano. Pero kinagandahan kay Mami, nakakasabay siya every generation. Oo nga, ang dami mo kasi, na ganyan. Ay, tiyo, vlogger ka pa ngayon, patindi. Eh. Oh, nag-iisang matanda dito. Oo, di ba? Tingin ko ah, ewan ko lang, pero tingin ko siya pinakamatandang vlogger na babae. Ah. 71. Oo. Parang wala nga akong kilala na ni. Wala akong kilala. So, anong mapapayo mo, Nay? Gusto ko lang bigyan mo sila ng inspirasyon. Ano ba yung masasabi mo sa mga nanonood sa'yo? Ano ba yung may bibigay mo sa nilang pa? Sa buhay, ah. Hindi lang sa pangkalatan. Sa buhay nila. Bilang siyang bahay, bilang nanay. Mga kabataan. Sa lahat. O, putang ina nyo, huwag yung bisyo-bisyo. Iwasan nyo yan. Yan sa lahat ang ayoko. Yung may bisyo. Nakasira. Inusunog nyo yung pera nyo sa bisyo. Enjoy nyo na lang yung pera para sa mga anak nyo. Sa magiging asawa nyo, pamilya nyo. Ano ba yung mga bisyo na yan, Nay? Katulad ng droga? Oh, yan. Alak. Pwede ba alak? Alak. Kasi ayoko talaga alak. Ito, atiktong putang nanto sa alak eh. Pero alak, konti-konti pwede siguro. Chin lang yun, chin. Oh, droga, wag na wag. Siyempre. Ay, babae. Ay, pag may asawa. Hindi, pag may asawa na, bawal na. Bawal na. Pag binata, okay. Kahit tuhugin mo yung barbecue. Okay lang. Basta kailangan lang talaga, huwag sirain yung buhay. Oo. I-devote natin yung mga buhay natin sa mga mahal natin sa buhay. Oh. Ako, ganun din ako eh. De-devote ko na yung sarili ko sa mga mahal ko sa buhay, sa asawa ko, sa anak ko. Tapos kasi na eh. Wala na naman tayong gagawin eh. Oh. Importante yung mga anak na mapalaki ninyo ng maayos. O, bastos ako. Pero, harapin nyo lahat ang anak ko, walang bastos. Ito lang, putang ng tubay. Tingnan mo anak ko. Okay, oh, totoo yan ah. Kaya ako, karakter. Pero, ayoko ng anak ko na maging ganun, no? Oh, mga anak ko. Pero, sa lahat ng anak ko, sa totoo lang, itong putang ng tubay, pinakamakulit. Pangilan to? Pangatlo. Sino pa bunso? Andun, sa kabilang bahay, sa bahay tomboy. Niya. Tomboy. Ah, tomboy. Itong pinamahulit. Pero at least, di ba? Oh, yan. Ano yan eh. Di ko alam kung anong klaseng kakulitan meron to. Hindi, makulit talaga to. Sample. Yung bona na ganyan. Di ba? Ang hirap mag-DI eh. Kahit, namumunan din ako kahit nagbo-ballroom lang ako. Sasabihin nyo, dancer lang ako. Kailangan ko ng makeup. Kailangan ko ng damit na maganda, presentable. Dahil mayayaman ng mga kliyente ko. Kailangan ko may kotse. Diba? Kailangan mo pagka yung may kotse ka. So, may kotse ka na talaga dati? Oo, noong pa. Si may-ari ng Philippine Airlines. Si Lucio Tan. Estudyante ko, binigyan din akong kotse niya. Talagang magaling talaga itong mag-ano, bolong-bolong. Ano, top seller yan? Oh, sa online selling, top seller ako. So, yun, napunod nyo at napakinggan nyo yung kwento ni Bon, ni Mami Gangster. Sana may mapulutan kayong aral. Sa mga hindi nakalam ako, nagulat nga rin ako. Talagang, di ba, si Mo, dami niya pala niyang nakasalamuha malalaking tao. Ayaw. Oo. Kaso lahat patay na ata. Hindi pa naman. May buhay pa. Era, buhay pa. Oo, si Era. Si Era, so, buhay pa. Philip Salvador. Ah, si Philip Salvador din. Oo, nag-shota ako yun. Oo, nag-shota mo yun? Sa totoong buhay. Totoong buhay. Ay! Di ba sabi ko? Sa picture ni Mami Gangster, wala nga eh. Di ba sabi ko, dancer ako ng Showbiz with the Salvador. Oh, ah. Di ba dancer si ando sila Philip, sila Mina, si Alona, yung mga Salvador. Madami pa, kukulangan yung lente mo.
sa kwento niyan. Ah, iba pala talaga. Okay. Siyempre, tama naman. Ang hirap naman nun, kung 71 years old ka na, tapos ang kwento mo lang wala, nandun lang ako sa bahay. Nagtitinda sa sari-sari store. Meron kasing ganun eh. Nagpipitas ng talbos ng Meron kasing ganun kwento ng buhay na nananatili sila kung ano lang sila. Baga, ito lang ako, housewife. Buhay ko, housewife lang ako. Buhay ko, nasa sari-sari store lang ako, pinagtitinda lang ako dito. At least, maganda yung kwento ng buhay. Ang laki ng bahay ko, Boss Toyo. Pero, tanungin mo mga anak ko, nagko-construction ako yung sa mga construction, nangungumisyon din ako. Yung mga nagte-termanite ng anay-anay. Bibigyan ko sila ng mga kliyente. Madiskarte ako, may komisyon ako dyan. Dito sa mga bahay, halimbawa, kaya magpapagwakang gate, extension, lahat-lahat, kukuha kong kontrata niyan, 10% to 20% ang ako. Yun, talagang. Ganito na edad ko ah. Hustler. Hustler ka talaga. Hindi, commissioner ang tawag doon. Hindi, pero ang gusto niya, maganda mindset niya, pera rin talaga. Pera yan. Pero hindi naman para sa kanya yung ginagawa niya. Sa katulad niya, sabi niya, bata pa lang siya. Pag-uwi niya, binibigay niya sa mga provider, kapatid niya. Tumatayuan ng tatay at nanay, di ba? Nanay, tatay, may pera siya, pero hindi lang ang pang sarili. Ang nanay ko noon, nagtitinda lang banana queue. Naglalako lang, At least, di ba? At least ngayon. Okay na lang. At least, okay ka yung mga anak mo. Wala kang anak na addict. Wala kang anak na kriminal. Alam mo yung pinaka-worst na mangyari. Yung anak mo, makita mo na parang, di ba? Sa mga magulang, yun ang pinakaya mo mangyari. Yung anak mo, palaboy. Mas gusto ko mga anak mo, bakla lahat. Bakit naman? Ayoko lalaki. Ba't naman? Eh, pag lalaki, may kanto boy, may lasinggero, may adik. O bakit? May mga baklang, baklang tambay. Ang mga bakla, magaganda. Masisipag sa bahay. Madiskarte. Pero may tamad din. Haircut, Pero hindi rin lahat. Hindi rin lahat, mami. Hindi, noon lang. Pero testing mo kayo maging bakla. Hindi, putang na mo. Patuparin mo yung pangako niya. Ay, gusto niya yung mami gangster. Gusto niya yun eh. Dapat tinutupad mo yun. Magkaroon ng baklang anak, di ba? Dapat tuparin niya. Ano ba, te? Oo. Dapat tuparin mo naman yun para maging masakit. Hindi naman nagpakilay yung putang na, oh. Microblade. Hindi, may kilay na talaga siya. Kaya lang, nainggit lang yun. Hindi, promotion eh. Kailangan i-model eh. Ayun, napakinggan nyo. At magmasipagban muna kami. See you. So, ito mami. Gengeng kasama si Mami Gunner, si Buwan. Gengeng.